It was at this moment that he knew he fucked up. You know. Hi guys. Hi guys, welcome sa aming second vlog. Mm-hmm. Yeah, so ngayon pag-usapan natin ngayon kasi pika 7 month. You know. Hi guys. Hi guys, welcome sa aming second vlog. Mm-hmm. Yon, so ngayon 7 months na ni baby, ni Jog. So basically, sasama namin kayo kung ano yung mga kailangan bilhin, ano yung mga legit na talagang kailangan mong bilhin dito sa Canada at kung magkano yung presyo para maintindihan din natin kahit kami curious din namin alam kung magkano gastusin. Hindi namin alam kung magkano bibilhin, good thing. Kahit pa paano, awa ng Diyos, nakaipon. So, pinag-ipunan talaga namin. Pag mo na nalaman namin na buntis ako, pinag-ipunan talaga namin. So, ngayon nalaman natin kung magkano yung gagastusin. Dahil ang mahal nga ng cost of living dito. And sama-sama nyo kaming samahan. Kung magtatakay guys, bakit nga pala 7 months bibili? Sabi kasi pamahiin sa Pilipinas. So, bibili ng gamit kapag ka 7 months na si baby. So, 28 weeks na siya ngayon and 3 days. Talagang hinintay talaga namin. Yes, tama. Na namang mawawala kung paniniwalaan. At least, diba? And kung mapapansin nyo pala yung background namin, nakasakyan kami. Shout out sa pogi namin kapatid, Kuya Brian. Yeah, shout out. Kuya Brian, credit sa sasakyan. So, hindi tayo magbabas ngayon. Dahil anytime pwede tayo, maraming bibilhin. Tsaka maraming bibilhin. Oh, tsaka shout out din sa misis natin. Buntis na driver pa. Bawal pa kasi ako mag-drive permit pa lang meron ako. So, let's see. Tara! First location sa Walmart. Dito lang malapit sa amin. So, plug lang namin. Baka naman, Walmart. Charot. Ano man, sponsored lang. Hindi, joke lang. So, bibigyan na kami ng mga gamit. Maliit or malaki na makita namin dito. Yep. Tapos kung wala, pupunta kami sa second location ng Walmart. And before kami mamili, shoutout nga pala sa mga nagbigay ng gift cards kay baby. Shoutout sa inyo. Yung narampayan ng gender reveal. Na first vlog, yan, mga regalo. Instead na gamit talaga mismo, Walmart gift card. So, magamit natin siya pambayad. Yep. Tipid. And it's total of 270. So, malaking so, tipid talaga. Thank you so much, guys. Yep. Thank you so much. See you. See sa loob. Mm-hmm. 5 minutes later. Yun, so dito na tayo sa first stop. First stop natin, babies na gamit.
Tingnan natin. Nagtitingin na kami ng damit. Damit, pajama, medyas, kung anong kailangan. Pakita natin sa inyo kung ano, magkano. Pajama dati, wala. Bonnet, $7.97, tatlong piraso lang, ang mahal. So tingnan pa natin, nakakita nyo ang mamahal nung kanina, $7, apat na pares na medyas lang, napakamahal. Kala ko mura-mura. Tingnan tayo yung iba, na tayo mas makakatipid pa. Hi there guys! So nakita nyo, kailangan namin ng diaper genie. Kasi sabi nila maganda daw yun pang parang trash can ng mga diapers ni baby para hindi siya mangamoy. So, bibili na namin si baby para hindi mangamoy yung bahay. Kasi sa tsura ng bahay namin doon, sarado. So, walang pasukan ng hangin. Basically, hindi siya katulad sa atin na open air lang pasok, labas pasok ang hangin. Sa atin kasi, saradong buong bahay, malamig, nakabukas heater, so para hindi umalingaso yung amoy ng damit na yung poops ng bata. So, kailangan ng diaper genie para iwas amoy ba. P.S. Walang pink. Pink sana bibiling ko. No, as a pink boss. Puti, gray ka na lang. 2 hours later. Hello ulit. So far, ito na yung mga napili namin. Nag-discuss muna kami bago na yung video para hindi time consuming. Yeah. And ano yun? Let's see. Ayan na. First item. Bumili kami ng steamer. Sterilizer niya. Sterilizer. Para hindi na kailangan magpakulo. Sasaksak na lang. Next. Ang tauban ng dede pagtasugasan. So, para may sarili siya. Hindi kasama sa amin ng gamit. May sarili siya. Tauban, diretso steam. Then, panlinis. Siyempre, hindi mawawala. Importante, kailangan sa kanya. Panlinis. Tapos, ito yung sa diaper genie kanina. Basurahan. Plastic lang yan, guys. Plastic na basurahan. Kailangan niya dun. Tsaka yung pantanggal filter. Namon. Yep. Air filter niya. So, kung mapapansin nyo, wala pa yung diaper genie, no? Titingin kami sa kabilang store. Kung mayroong pink. Pag wala, pupush na namin yung may white. May naghanap kasi ng pink. Parang babae din yung panganay namin. So, let's see. Sana may pink para sulit. Same price lang naman eh. Bakit? Diba? Diba? Sige. Hi! So, ayun guys. Dito na kami ngayon sa second location. Second Walmart store. Kasi yung sa una, sa Top Sale Road, wala kami ganang nabili. So, dito titingnan namin kung mayroong mga bagay na hinahanap namin, kagaya ng diaper genie. Na color pink. Tapos yung stroller ni baby, dito talaga yung meron. Sana, andyan pa yung stock. Stroller, nakita na kami dati dito nung nag-canvas kami. So, pick up in na lang sana, meron. So, tara na. Taji, let's see. A few inches later. So, ayun. Ito na po ang bibili naming biguan ni baby. Ni baby bought chong. Alagay naman dun sa baba. Hanggang mag-toddler siya. So, sana maging worth it. Excited na akong paliguan si baby. Alam kong hindi naman agad-agad. So, hanggang 3, 2 taon, 4 na taon, magamit ito. Okay. Yeah, hopefully. Wise. Sulit na to. Yan. And we're back. So, we're currently choosing. Pipili kami ng carrier ni baby. And napag-desisyonan namin na mas maganda. Kasi nagmura na siya. Legit? Nagmura na siya, legit. At 99. The same time, pang all season siya, carrier. Pang all season. So, para paglalabas-labas kami, since wala pa kami sariling sasakyan, bibit-bit muna si baby. Kaya yan. Pagod. Tutuusin.
So dito tayo ngayon sa section ng mga stroller, car seat. Yan. And napili namin ni Angel ay ito. So dito guys, kaya itong dalawang bibili namin. Kasi required dito sa Canada na kailangan maski newborn baby may car seat. May ganito. So hindi namin mauuwi si baby kung wala siyang ganyan. Yun. So may isip namin, syempre, bibili ka na rin lang naman ng car seat, kailangan ni baby. Gagastos ka na rin lang naman na. Gawin mo ng travel system which is car seat na may kasamang stroller. Matama. Ayan. Yung car seat, ito yung stroller, syempre, doon tayo mas makakamura. Kaysa bibili ng car seat ngayon, bibili na naman ng stroller. Mahal. Pwede na siyang convertible. So, car seat, papalitan mo lang yun. Papalitan mo lang ulit nito. Depende sa size niya, depende sa laki niya, kung anong kailangan. Bibili naman kami ng car seat, yung mas malaki talaga, which is nasa kabila. Kapag mga siguro lumaki-laki na si baby. 4 years old, ganun. Pero since newborn pa lang siya, ito muna. At least wise. Wise decision na bumili ng ganito. Tsaka malambot. Malambot. Kumpara sa iba. Mm-hmm. At kung titignan mo yung presyo, mas mura. Mura siya sa presyo, compare mo sa iba. Mas quality na rin titignan mo, siyempre. Ang ihiga ay sanggol. Kung sanggol lang din naman ang ihiga, eh, bila mo na lang mas maganda. Nakaawa din minsan, alam mo. Sanggol, gusutin mo seatbelt. So yan o. Pag seatbelt mo sanggol. Kailangan bumili kasi naman di makauwi yung bata. So tara, yun na lang. And ayun, ang next naming bibilhin ay ang rocking chair ni baby. Charot, di ko alam kung anong tawag dyan. Infant to toddler rocker. So pink kasi nga, it's a girl. And mas wise siyang bilhin kasi pwede siyang kalakihan ni baby. Grows with baby as it says on the box. Kung mapapansin nyo, the price is $44.88 plus 15% tax. Ginugol ko yan, no? Sa Pilipinas, less than 1,000 pesos lang siya. But since nandito tayo sa Canada, well, yun na yung pinakamura. Pwede niyang kalakihan. Kasi itong mga to, hanggang baby niya lang. Kaya mas worth it kung bibilan si baby ng ganyan. Okay. And kung mapapansin nyo pala guys, wala kaming biniling crib and mattress kasi meron ng binili si mamila niya. And nasa bahay yun. So mamaya bibidyuhan or pipicturean namin. Depende. Pero may picture na yun. Pakita na lang namin kung paano. Pakita namin. Lalo pag sinetup. Mabahan nyo. Pakita natin. Hindi rin kami gaano bumili ng mga damit ni baby kasi nung gender reveal, ang dami na rin nagregalo mga damit. And may pampers na rin siya, diaper. So, hindi na rin namin binilhan. Sabi nila, yung damit, madaling kalakihan. Bibili na lang ulit kami ng damit pag medyo malaki-laki na siya para hindi masayang, di ba? 6 months to 1 year. Maganda na bumili ng damit na doon. Sulit. True. Dito na kami ngayon sa counter and we're almost done for the day. Charot. Diaper genie na lang kulang. Tsaka yung mga pajama ni baby. Tsaka yung sa kamay, pati sa paa. Yung pang cover para pag ginaan niyo yung ano sa kukuba. Hindi ko alam kung tawag dun eh. Wala kami nakita dito eh. Magtitingin kami dun. Pag wala, online. 12 o'clock midnight. Yun oh! Yun, syempre, nakauwi na kami. Nabili na namin lahat ng kailangan bilhin. And sobrang pagod. Yes. Di na rin kami nakapag-video pagkatapos nung second Walmart. Location sa Walmart. Pumunta pa kami ng Toys R Us para bilhin yung diaper genie na pink ni baby. Papakita namin yun. Siya sa picture. Tapos nagpicture-picture na rin kami ng mga nabili talaga namin gamit ni baby ngayon. Lahat na yon, all items na bilhin namin, nasa listahan na kailangan talaga. Yung the rest, hindi namin bumili kasi hindi pa naman na kailangan. So,
Everything is done, and that's it for this vlog. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you guys on our next vlog. Vlog number 3. Yeah. So, let's see what anong topic man pag-usapan natin. Pero ngayon, sana ma-enjoy nyo, and bye-bye! Bye. What follows is a brief construction montage. We hope you enjoyed this brief construction montage. Come on in, look at what we've got. There's so much more, there's such a lot. Here at we've got it all. We've got it all. Lots of excitement, markets we've fun. Got it all. Shopping convenience for everyone. We've got it all for you. Thank you.